Hello guys, may bago na naman tayong tanggap. So meron akong tanggap dito guys, isang Huawei P30. So nabasa siya ng dagat. So ang gagawin ito guys, binuksan ko na ito, tinanggal ko na yung tornilyo. So ang problem nito guys ay patay. So pinasok ng tubig. So sinama kasi na may-ari ito, naligo sila. Sabi kasi waterproof. So waterproof siya pero pinasok siya ng tubig. So nangyari, dagat pati yung nakabasa sa kanya. So automatic na matay yung cellphone niya. So gagawin natin dito guys, buksan muna natin. So ipapakita ko sa inyo guys kung paano ito buhayin mga ganitong sira. So gagawin natin dito guys, lilinisin ko muna. So ayan guys, yung ano lang, ibabaw at saka yung LCD lang may tama. So ang gagawin natin, may panglinis ako na ginagamit dito guys, yung Hudson Reducer, yun ang panglinis na gagawin ko. So kinalawang na siya guys, mamaya tingnan natin sa microscope para makita nyo kung ano yung mga tinamaan. So totally patay siya. So kung mabuhay man natin to, baka wala din display. So mamaya gagawin din natin yung sa LCD to, kasi babaklasin natin yung LCD niya kasi kasama na basa. So mangyari ito, tingnan natin guys. Oh. So ayun oh. So basa-basa talaga yung flex. So ayun oh. Nasunog siya. So may mga technique dito guys, may ginagamit ako ng mga panglinis at saka yung lid na ginagamit. Yung, kung alam niyo yung lid guys na ano, tuturo, papakita ko mamaya. Ito guys oh. So kinalawang na siya. Ayan guys, so lifted na yung mga paa niya. So dadagdagan natin mamaya ng mga lead yan para magkaroon ng connection. So para bumalik sa normal. So may ginagamit ako na liquid lead na ginagamit ko dito guys, yung mga ginagamit sa pang jumper. So ito guys, oh. So napaka kalawang na siya. So putol-putol na yung paa niya. So madali lang solusyonan to guys pag ganito. So lilinisan lang natin to ng ano, Hudson Reducer. Tapos ang gamitan natin ng Hudson Reducer, pag nalinis na, doon na natin kukuskusin. Ito guys, so nilagay ko lang sa maliit na bottle. So Hudson Reducer to. So kung sino yung gusto guys na malaman to, mag PM lang kayo, ano ko kayo sa chat nyo ako. So mag comment kayo at sasagutin ko kayo kung sino gusto malalaman nyo kung ano yung mga ginagamit ko dito sa mga panglinis. So wala namang problema guys, kung sino magtatanong, pwede ko ibigay yung mga sekreto ng mga ginagamit ko dito. So wala tayong ibang papalitan dito guys, ang gagawin natin dito ay ano lang, lilinisin lang natin, tatanggalin natin yung mga umido hanggang sa bumalik yung ngipin. So kung mayroon mang lifted, ang gagawin natin, hihinangin lang siya, dadagdagan natin ng lid na ano, liquid lid ang ginagamit dito para automatic kakapit siya. So hindi tayo pwede gumamit dito ng lid na mga hilaw, yung mga ano lang, yung ginagamit na soldering lid. So wala, hindi natin pwede gamitin yon. So error yon. So ang gagamitin natin dito guys, yung liquid lid. Ayan na guys, liquid lid ang gagamitin natin. So kinuskus ko na siya guys. So wala nang copper itong bandang gitna, yung positive negative. So yung ground na dalawang maliliit, yun na wala ng connection. So tanggal na yung ano na connection. So lifted na tawag dyan. So putol. So ang gagawin natin, dadagdagan natin tong apat na to, yung dalawa na to sa gitna at saka tong sa gilid-gilid. So lalagyan natin ang bagong ano, lid, yung liquid na ginagamit ko. So kasi mas mabilis yun guys kumapit pag ganun. So diin mo lang ng konti yung solderin mo, so automatic kakapit na siya. So yun ang gagawin natin. So sa iba to guys, tatanggihan na to dahil sobrang liit. So kaya lang to guys malaki dahil ang ginagamit ko microscope, kaya malaki masyado tingnan. Pero kung normal siya guys sa mata-mata lang, hindi mo gaano makikita kasi sobrang liit talaga ng mga layout niya. So ito guys, naka-zoom lang kasi to kaya medyo malaki. So ang gagawin natin dito, ito nilinis ko na yung iba. Pag nalinis kasi guys, pwedeng bumalik. Maganda lang dito guys sa ginagamit kong panglinis, hindi ito nagkakaroon ng, hindi ito nagkaka-cause ng shorted. So pag nilinis mo siya, mabilis siya matuyo.
tapos bugahan mo lang ng konting hot air, automatic, malinis na talaga siya. Yan ang kagandahan lang doon sa mga ginagamit ko, guys. So, kung sino gusto malaman, gusto nyo malaman kung ano gamit ko, guys, comment lang kayo para sagutin ko kayo, guys, kung ano yung mga ginagamit ko dito. So, sa iba, guys, nagtanong siya sa iba, siningil daw siya na napakamahal kasi oo nga naman, mahal tong cellphone niya. Huawei P30 to. So, ito yung Amtic na ginagamit ko, guys. Yung original na Amtic ginagamit ko. So, mas maganda to, guys. Lapag ka lang ng konti. Yan. Lagay natin ng konti. So, dagdag puwersa din to, guys, na para lumambot yung mga lumang lid. Lalambot yan. So, mamaya, habang hinihinang ko to, pag, ano, kumapit ng konti, kung ayaw man kumapit, gagamitan natin ng liquid. Yung liquid solderin, liquid lid ang ginagamit ko. Yun ang pinakamaganda. So, papakita ko mamaya kung ano yung ginagamit ko, guys, para may mga idea kayo kung ano yung mga technique dito. Kasi pag ganito, guys, makunat na yung mga ano nito eh, makunat na yung mga lid na ganito kasama motherboard niya. Kasi ito, guys, oh, ito yung gamit ko. Ito yung liquid lid. So, kaunti lang kinuha ko, guys. Papakita ko sa inyo, guys, oh. Ginagamit ko to sa pang jumper. Jumper wire to. Ito, guys, oh. Yan ang gamit ko. So, effective yan, guys. Kukuha lang tayo ng konti. Tapos, yan. Yan na, guys, oh. So, basic na basic lang siya, guys. Kapit agad. Ganun lang siya kasimple. So, kung may mga ganito kayo, guys, hindi kayo may hirapan. Kung kompleto kayo ng gamit, mas madali nyo gawin. So, sa mga bagong nag-aaral pa lang ng technician, pinakasimple lang, guys, basta may mga gamit kayo na madali lang magawa talaga, hindi kayo mahihirapan. So, ito yung ginawa ko dito, guys. Wala akong pinalitan dito, ha. So, kung ano yung basa, guys, hindi ko binubuhusan ng panlinis. So, ang binabasa ko lang ng panlinis, yung binabasa ko lang ng Hudson reducer, yung brush para kung ano lang yung nabasa, yun lang matamaan. So, hindi tayo lalaki yung trabaho. So, konti lang dapat yung trabaho para hindi tumagal. So, mabilis ang trabaho lang ito. So, strategy lang ito, guys, na para sandali lang. So, yun, guys, nakita nyo. Kanina, wala na siyang ngipin. Ngayon, guys, nakita nyo, may mga, ano siya, may mga lead na siya. So, bumalik na siya sa normal. Ganun lang siya kasimple, guys. Diba, nakita nyo, guys, kanina, parang wala lang pag-asa. So, ngayon, may pag-asa pala. Yun, ganun lang siya kadali. So mamaya, ang pagkatapos ito, guys, ang titirahin natin yung LCD kasi yung LCD naman ay basa din siya. So, blower muna natin to para matuyo. So, ganun lang siya kasimple, guys. So, mamaya malalaman natin kung magpapower siya. Pero sa tingin ko magpapower ito kasi nadugtong na natin yung mga putol-putol niya, guys. So, mas madali na lang kasi, guys, pag ganun. So, LCD na lang, guys, sa touchscreen. Ito, guys, so, sunog na sunog din. So, magja-jumper tayo dito para gumana siya. So, mangyayari, guys, gumana kasi yung, ano, yoy, gumana. Yung touchscreen niya, sunog, putol yung mga layout. So, magja-jumper tayo ng isang layout ang wala. So, linisin muna natin. So, the same pa rin yung ginagamit ko dito, guys, na panglinis, yung Hudson reducer. So, ingatan nyo lang talaga siya, guys, na hindi mapasok doon sa mismong LCD kasi medyo, ano to, medyo napakasilan. Masilan yung LCD. Pangalawa, napakamahal. Kaya naman pinipilit ng customer na gawin ko na yung LCD dahil yung LCD nagkakahalaga dito ng lagpas 10,000. So, mahal, medyo malaki-laki din yun para sa kanya. So, wala siyang budget. Kaya sinama ko na ni-repair. So, kung ako lang ang ano lang, kung sa akin, pwedeng papalitan na siya ng LCD, pero request ng customer na gawin na lang para magamit niya kasi wala siyang budget. So, okay lang. Sinama ko na lang to sa repair. Pero, kagandahan lang dito, guys, na makaya pang jumper. So, gagawa tayo ng bagong layout para lang siya mabuhay ulit. So, tinanggal ko muna yung mga ano, yung mga sunog-sunog. So, kinuskos ko lang siya para bumalik sa normal.
So mamaya magja-jumper tayo. Ito no? Ito yung guys, so putol na siya. So jump, kukuskusin lang natin para idugtong natin sa kabilang line. So magkakaroon ulit siya ng connection para bumalik yung normal na ano, normal na function. So ito lang naman yung pinaka-error niya guys, kasi napasok din kasi siya ng tubig. So mamaya makikita nyo guys kung paano, kung magagawa ba talaga siya o hindi. So mag-iisip-isip na kayo guys kung ano yung naisip nyo. So ang ginagawa ko lang kasi dito guys, kung ano yung mga putol, yun ang idudugtong ko. So ganun lang siya ka basic guys. So lilinisin lang natin maigi, saka natin jajamperan. Sa iba guys, inaayawan na ito kasi gawa ng masilan nga. Pero kung kayo may gamit talaga, may microscope kayo, yung payo ko lang guys sa mga bago, bili kayo microscope, importante yan. So yan ang pinaka ano natin, pinakaalas sa paggawa ng cellphone. So ako kasi guys, yun talaga ang pinoprovide ko yung mga gamit, kasi importante yung guys, pag wala tayong gamit mahihirapan tayo. So sa mga kapwa ko technician, I hope na makatulong ulit ito sa inyo paano gumawa ng mga nabasang tubig. Pag nabasa ng dagat, nabasa ng tabang, so meron tayong sekreto dyan na panglinis. So sana makatulong itong maikling video sa inyo. At support naman kayo guys, subscribe naman tayo dyan sa mga kaibigan kong technician at saka sa mga customer ko, sa mga viewers. Subscribe nyo ako at para ma-update kayo sa mga bago kong upload. So ito guys, yung jumper ko muna siya para magkaroon ulit ng ano, wiring. So pag ganyan kasi guys, babalik na sa normal yan. So pinakamaliit na wiring ang wire ang ginagamit ko dito guys. Sobrang nipis yung mga ginagamit ko sa mga U2IC. Yun ang ginagamit ko pang jumper para sigurado. So ito na guys. Mamaya guys, dikit lang natin to, tapos mamaya testing na natin kung ano ba yung resulta ng ginawa natin dito. So simpleng-simple lang guys. Ang pinakamahirap lang kasi dito guys, magbaklas ng LCD, dahil yung LCD nito masilan. So kung meron kayong thermometer dyan na pangkalas ng LCD, mas maigi. Pero kung ako sa inyo, ingat-ingat lang kayo sa LCD, kasi kung ganitong LCD, kasi curve pa curve to eh, medyo mahirap baklasin. So kung sanay ka na talaga, pwede mong baklasin. Pero kung hindi ka sanay, huwag mo na ipilit, pwedeng pabilin mo na lang yung customer ng LCD kasi medyo mahal. So ayun guys, nakabit na natin. So kitang-kita niyo naman yun guys kung paano na dugtong. So tatry na natin to kung gagana talaga siya. So tingnan natin guys kung gagana yung ginawa natin. Assemble muna natin guys, babalik muna natin yung mga laman kasi para matry natin. So simple lang guys. Sa mga nagtatanong pala guys sa mga gamit ko, next video guys, i-upload ko lahat ng mga ginagamit ko dito, ng mga sekreto na panglinis, mga tools na ginagamit ko, para mayroong kong idea. May mga idea kayo sa mga bagong gumagawa, para kung ano yung mga bibilihin yung gamit. Ganun lang siya kasimple. So hindi naman masyadong mahal. Kagandahan lang nung guys, pag kompleto kayo ng gamit, mas maigi. Pero kung ako sa inyo guys, pinaka-importante, bumili kayo ng microscope. Dahil sa lahat ng trabaho, yan ang pinakamahalaga. So, tatry natin to guys, saksakan ng charger para malaman natin kung gagana. Pag nag-charge to guys, normal, ayos. Ayun, nag-charge. So, nabuhay siya guys. So, gumana pa. Ayos, kahit pa paano guys, gumana, nagpower. So, ganun lang siya kasimple guys. Yung ginagamit ko dito guys, yung panglinis lang, wala akong biniling, ano, wala akong nilapag na pyesa, wala akong
tinanggal. So nilinis lang natin, sumbasambasa siya ng dagat, pero ayun guys, nakita niya naman, buhay na siya. So ibig sabihin guys, effective yung ginawa natin, ganun lang kaya basic, simple simple lang. So i-charge muna natin to guys, kung aangat yung charging niya. So pag 2.0 normal to guys, ibig sabihin walang sira, ibig sabihin maayos po yung function ng charging. Yung iba guys, yung iba diyan guys, pag pumasok na 5 amperes lang, so may tama yun. Dapat talaga 2.0 to 1.8 ang ano niya, ang charging. So normal po yun pag ganun. So babalik na natin yung mga tornilyo niya para sigurado. So ganun lang siya kasimple guys. So I hope may matutunan na naman kayong bago doon sa ginawa natin. Ganun lang siya ka-basic. So balik na natin to guys para bigay na natin sa customer. Yung mahirap lang dito guys, yung pagbaklas ng LCD, yan ang pinakamahirap. Tsaka dapat maingat kayo. Kung master na master mo na talaga magbaklas ng mga LCD na hindi mo siya mabasag, mas maigi. Pero kung sa mga baguhan lang guys, huwag nyo masyado ipilit. Delikado kasi yung mga ganitong unit, medyo masilan, eh nasa 10,000 plus pa ang LCD nito, medyo mahal masyado. So pag nadisgrasya mo sa guys, aray, medyo mahal ang babayaran mo, kaya iwas-iwas lang. So kung gamay na gamay mo na talaga ang pagkalas ng mga LCD na walang basag, pwede yun. So sa akin kasi guys, so kahit pa paano, gamay na natin, kaya mas madali na lang. So lalagyan, ginagamit ko na T7000. Ito yung konti lang ginagamit ko dito guys. Konti lang yung patak kasi napakakapit talaga, parang ano, parang may tiban, kaya konti lang nilalagay ko. Dati naglagay ako nito masyado makapal po. Hindi ko na talaga nabuksan. Pahirapan bago nakalas. Kaya konti lang nilalagay ko. Masyado maano to, masyado matapang. Masyado malakas, kaya konti lang nilalagay ko. So ito na guys, buhay na natin, tapos tapan muna natin to para ayun, 36 guys, ang bilis. So 31 kanina, 36, ibig sabihin normal. So wala tayong problema, check na lang natin mamaya kung gagana yung touchscreen. So tapan muna natin guys para hindi siya angat. So sa ano guys, I hope na may bago na naman kayong nakuhang strategy sa mga pagre-repair ng cellphone. So, subscribe na lang kayo para ma-update kayo sa mga bago kong upload. So, 37. So, buksan natin guys kung normal ba. Check na lang natin din ngayon kung gumagana yung touchscreen. So, tuwan-tuwa na yung customer guys, hindi na siya bibili, hindi na siya bibili ng cellphone, napakamahal tong cellphone na to. So, ayun. Check natin touchscreen kung okay. Kung gagana ba. So, may password pala. Ayun guys. Ayun, okay naman guys. Gumana. So, ayos, solve. 100%. Panalo. So I hope guys may bago kayong natutunan. So thank you very much. Subscribe naman tayo dyan mga idol. Thank you.